Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga salitang nagsasaad ng bilang o dami ng angkop sa pangalang di nabibilang, gamit ng mga panlapi at salitang ugat sa pagkuha ng tamang kahulugan ng salita. Sa araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga pangalang di nabibilang, natutukoy ang mga salitang ugat, natutukoy ang panlaping angkop gamitin sa salitang ugat. Bago tayo magsimula, ating alamin muna kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang mga pangalang ito ay maaaring nabibilang o di nabibilang. Halimbawa, tao, pulis, Sharon, ate. Lugar, mall, Rizal Park, kusina. Bagay, bag, lapis, aklat. Pagdiriwang, Pasko, pista, kaarawan. Pangalang pamilang, ito ay mga pangalang nabibilang. Halimbawa, tinidor, lapis, relo, isang tasang kape, 10 kilong bigas, 1 dosenang rosas. Pangalang di pamilang ay mga pangalang di nabibilang. Halimbawa, buhangin, bigas, asin, harina, toyo, asukal. Ngayong alam mo na ang mga pangalang pamilang at di pamilang, ngayon naman pag-aralan natin ang salitang ugat. Ang salitang ugat ay pinakamaikling salita na may kahulugan. Ito ay pinagmulan o pinanggagalingan ng mga salita. Nagkakaroon ng bagong salita kung ito ay lalagyan ng mga panlapi. Mga halimbawa ng salitang ugat: saya, ligaya, lakad, takbo, sigla, talon. Ano nga ba ang panlapi? Ang panlapi ay kataga o pantig na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. May 3 uri ng panlapi. Ito ay ang mga sumusunod. Unlapi, makikita o nakalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, husay, mahusay. Aral, mag-aral. Pangalawa, gitlapi. Makikita o nakalagay sa loob o gitna ng salita. Halimbawa, sayaw, sumayaw. Gawa, ginawa. Ang gitlapi sa salitang sumayaw ay mm. At ang pangatlo ay hulapi. Makikita o nakalagay sa hulihan ng salita. Katulad ng halimbawa, sabi, sabihan, isip, isipin. Ang hulapi sa salitang sabihan ay an, at isipin ay in. Para lubos na maunawaan, salungguhitan ang mga panlaping nagpabago sa kahulugan ng salita. Number 1, dumating. Number 2, tumakas. Number 3, naligo. Number 4, nagsuklay. Number 5, kulayan.
Sana ay natuto kayo sa ating aralin. Paalam! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated kayo sa aking channel.